Yo, what is happening guys? At nagbabalik ulit tayo dito sa Anime Adventures. At anong kaguluhan meron dito? Ang daming tao. Ano to? Ah, okay. Ito siguro yung may mga lalush. Yung puwet nila, robot. Anyway guys, nandito tayo ulit ngayon dahil napasa ko nga sa comment nyo na ang isa sa pinakamalulupit na unit ngayon, which is limited unit nandito, si Gouter. Kaya ay, limited unit, gusto natin yan. Lock potion ng kabuhayan. Kunin natin yan guys, yan, gamit muna tayong tickets. Ano yun? Bakit ita yung nakuha ko? Ayoko nun. Gouter, bigay mo sa akin. Yo! Okay, nakuha na natin. Limited time unit. Ang ganda ng stat potential. CCC. Pero magbabago pa yan pag na-evolve natin. Anong meron dito? Pila mga idol. Ala, pa-shoutout. Ala, mama, sikat na ako. Yo! Ang dami na palang tao dito. Yo, mahal na kita. Mapapanood to ng mama nyo. Hi kayo. Anyway, shoutout sa kanilang lahat. Hindi ko naiisa-isa yun yung pangalan nila. Pero ayan, kita naman sila. Pero teka lang kasi. Kasi kayo eh, May ginagawa ako, teka lang ha. Che-check ko kung ano yung kulang ko kay Gouter. Ayun, kulang ako ng demonic horn at isang fairy petals. Dahil i-evolve natin to agad para makakuha tayo ng stats cube dito. Para mabago din natin yung stat ni Meliodas. Wait lang, ano to? Diyayaya nila ako mag-leaderboard. Leaderboard. Tara ha. Dadamay pa ako sa kalokohan na to ha. Pero sige, sumahan natin sila. Leaderboard run daw. 100 lang daw eh. By idol. Kaya lang hindi kami kasha lahat. Ang dami namin. Hindi nagkasha lahat. Sorry, yung iba hindi makasama. Ay, kaya naman pala. Malakas ang loob mag-aya ng leaderboard run. Yung Pucci niya. Naka-unique na all. 208k damage every 3 seconds. Grabe naman yan. Sarap. Sarap Pucci mo. Tawa siya. No! Tatlo na lang kami. Imposible na to makaabot kami ng wave 100 maigit. Dahil yung kunat na itong mga kalaban na to, pang-apat na players pa rin kahit na tatlo na lang kami. Pero nang-aas pa rin kami at sinubukan namin ituloy. Yung kalaban na to, 75 million yung buhay. Wala na, suko na. Hinihingal na ako. Kakalapag, kakalipat-lipat ng units. Ayoko na. 75 million. GG. Maraming salamat sa oras. 2 oras yata kami nandito. 2 hours para sa 400 gem. Ano yan? After a very very long time, pakiramdam ko mapupudpud na yung puwet ko dito, kakaupo eh. Eto na guys, finally, may evolve na natin si Gouter. 20% damage lang. Invasion, blackout, ano kaya yung mga skills na yan? Let's go, evolve. Yes sir. Meron tayong nakuwang perfect stat cube. Nice. Anong stat na itong Gouter natin? B plus A negative. Mahina. Ano ba yan? Ito na lang muna si Meliodas. Worthiness 100%. Kaya hopefully makakuha tayo dito ng matino-tino. Quadruple S. Ito na. Oh! May S kaya lang sa range na punta. Pero, okay na tayo dyan muna. Sheesh, tumaas na yung damage niya. 5,200. Let's go. Nabawi na natin yung pagkatao ni Meliodas. By the way, eto pala yung Gouter natin. Siya yung secret unit ngayon. Kasi pakiramdam ko dahil sa anime, yung introduction sa kanya sa anime, parang sikreto din eh. Anyway, sakit na ulo ko. Tingnan natin kung anong meron dito kay Gouter. Hep. Wait lang pala. Palibelin pala muna natin to. Yun. Okay, level 100. Let's go, level 100 na guys. Let's go. Alright, eto na si Gouter. So hindi kagaya kay Meliodas, wala masyadong nabago sa itsura niya. Bukod doon sa aura na kulay pink, yan yung nadagdag nung na-evolve natin siya. Nagkaroon siya ng aura na kulay feng. Kasi tinan nyo naman si Meliodas, diba? Sobrang laki ng pinagbago nung na-evolve natin siya. Pero si Gouter hindi, aura lang yung nadagdag. Lipat natin siya dito. At ayan guys, yung una niyang skill. Parang, ano yun, finger machine gun. Pagkakaalam ko, meron tong pana or bow. Energy na pana. Pero siguro pag na-upgrade pa siya. Pero as of now, yan yung una niyang animation or default animation niya. Or skill. At yung stat niya naman sa level 100, wala pang upgrade to guys. 2,800 damage, 6.1 attack speed, 24 range. Gouter ng 7 Deadly Sins. Isa pala to sa member ng 7 Deadly Sins. Ano to? Yung last goat sin of last. Wow! Upgrade 4, next upgrade. Dalawang bagong skill niya. Rewrite Light at Invasion. Okay? Yo! Oh my god! Ayun na pala yung bow niya. Ayun, sinasabi kong energy bow or pana. Dalawa, oh, grabe, machine gun. Bow machine gun. Pinangraratrat yung pana. Napakalupit ni Gouter.
Multi-hits malamang yung damage nito. Yup, tinan mo kumakalog-kalog yung barko. Tatlong kalog. 3 hits. Sige, upgrade pa natin guys. 5, 6, okay. Bagong skill ulit. Upgrade 7, next upgrade, blackout. Let's go. Oh, arrow shower. Sa langit na nanggagaling yung pana niya. Sa langit ba? Ay, hindi naman, arrow shower lang. Pumana lang siya talaga sa taas. Yo, ano yun? Naku-confuse yung mga barko. Ay, ang kulit. Ano yun? Ano nangyari doon? Lumiliko yung barko. Parang stun din siguro yung confuse effect. Ayan yung mga barko, guys. Confuse. Sumasabog ka agad eh. Huwag mo muna pasabugin, Goater. Ayun oh. Ah, parang knockback effect. Parang naguguluhan sila. Lumiliko, ganun. Bumabalik. Kasi diba yung talagang knockback effect yung umaatras lang sila. Pero ito, yung kay Goater, talagang lumiliko silang pabalik. Ayun oh, ayun. Parang knockback effect. Pero saglit lang, parang mas matagal yung knockback or mas malayo yung inaatras pag knockback. I mean yung kay Tatsumaki, 'di ba? Malayo yung inaatras ng kalaban. So para lang siyang stun. Ay, hindi pa pala max upgrade 'to. Sige, max upgrade na natin 'to, guys. Grade 9. Ayun, upgrade 9, max upgrade na siya. Eto na guys, yung final stat ng Goater natin, level 100, max upgrade, 76,000 damage, almost 77,000, 6.6 attack speed, 41 range. At yun nga, may bagong effect tayong nakita. Parang sa kanya ko lang nakita yung effect na yan, confuse. Siya lang yata ang bukod tanging merong ganyan si Goater. Ang tanong, etong knockback na to or confused neto ni Goater, gumagana kaya sa boss? Kasi kung maalala nyo, yung kay Tatsumaki or yung kay Pain, yung mga knockback nila, hindi gumagana sa boss, di ba? Eto kaya confused, gumagana kaya sa boss to? Tingnan natin, may lalawas na boss dito. Kung gumagana sa boss yan, malupit yan. Yan si Smoka ulit, Smoka. Saan na yun? Ayan. Ayan, eto. Smoka. Oh! Gumagana sa boss. Pwede to guys. Posible maging meta unit to. Siya lang ang bukod tanging nakakapagpabalik ng boss. Kasi si Tatsumaki, hindi gumagana yung knockback sa boss. Si Julius, hindi gumagana yung rewind sa boss. Pero eto, si Goater, yung confused ni Goater, gumagana sa boss. Posible maging meta to guys. At hindi naman masama yung stat niya considering na wala pa tong trait. 76k every 6.6 seconds. Na 41 yung range. Kaya pala limited time unit to. Anyway, kung wala pa kayo neto guys, kunin nyo na agad si Goater. Kung makakuha lang to ng unique trait, nako, insane. Anyway, eto naman tayo si Captain Meliodas. Tingnan natin kung gaano na nabago yung stat niya or yung damage niya, at least malaman natin. Okay, max upgrade na ulit Meliodas natin. So bago na yung stat nito. Okay, nadagdagan na yung damage niya. 11k mahigit yung nadagdag sa damage. Pwede, maganda. Kasi nung nakaraan parang nasa 220k lang yung damage nito. Pero ngayon 237k na. Yung range S negative, pero parang piso lang yung dadagdag sa range. 31 range nito eh, 31 point something, pero nasa 32 na siya ngayon. Piso lang yung dadagdag. Akala ko naman magiging 50-100 yung range eh. So ayun, nakita na natin si Gauta. Ay, teka lang, hybrid ba to? Hybrid ka ba? Ay my god. Guys, hybrid pa siya. Malupit to si Goater guys. Must have unit. Dapat dyan may unique. Kasi tatlo lang yung pwedeng ilagay. Yan, pareha sila ni Meliodas, tatlo lang yung pwedeng ilagay. Mga dapat to nakakakuha ng unique eh. Kaya lang, sa panaginip na lang. Pero, baka naman ngayon tayo swertehin. Goater, ikaw na yata ang una kong unit na magkakaroon ng unique. Eto na. Pero okay na yan, masaya na ako dyan. Superior 3. Okay, check natin kung ilan na dagdag sa damage nito. 3,300 damage, wala pang upgrade. Tapos upgrade 7 yata siya nagiging hybrid. Yup, upgrade 7, magiging hybrid siya. Blackout skill, max upgrade. Okay, 88k damage, naka superior 3. Nadagdagan ng 11k yung damage niya guys. Pero tingin ko, okay rin naman kahit hindi naka-unique. Para tatlong pwedeng ilagay. So tatlo yung
may chance na maglagay ng confusion sa mga kalaban or boss, 'di ba? Pero kung talagang damage yung habol nyo, Unique is the best. Lalo na sa ganito, tatlong piraso lang yung pwedeng ilagay. Lungkot lang, akala ko makakatikim na ako ng Unique dito kay Gouter. Mga 500 reroll token. Anyway guys, dito nga muna natin tatapusin itong video.